Hello, hello mga ka-OFW. Ito na naman. May bago na naman tayong mapapanood na ang ating mahal na Pangulo ay nakikipag-usap at lahat ng mabibigat na tanong ay sinasagot niya sa international community. Okay? So panoorin natin mga kaibigan, pero bago ang gawin nating panonood, ito muna, intro, pasok! Ayan mga kaibigan, panoorin natin si ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagsasalita. ASEAN-EU dialogue relations and that the adopted ASEAN-EU joint leader statement is reflective of the broad nature of our relations and shows clear commitments from both sides to further enhance our relations. We hope to achieve more milestones as the Philippines continues to guide the ASEAN-EU dialogue relations until 2024. I assure my fellow ASEAN member states and all European Union member states that the Philippines will continue to expand all efforts para sa namamaos mga kaibigan that the implementation of the plan of action to implement the ASEAN-EU Strategic Partnership for 2023 to 2027 proceeds as intended. We will strive to expand and deepen our cooperation in the priority areas of post-pandemic economic recovery, strengthening public health institutions, maritime security and cooperation, environmental protection and sustainable economic development, combating, of course, climate change, and connectivity with its new definition, which goes beyond the strict definition of digital connectivity, but connectivity in all manners, by air, by land, by sea, by digital means. We also will work for... Iba na yung tono ng boses ni Pangulong Bongbong Marcos. The lessening of the so-called digital divide, migration, and gender justice. Namamaos na. ASEAN-EU relations to greater heights in our role as country coordinator for ASEAN-EU relations in the next 2 years. Before I end, allow me to thank Your Excellencies EU Council President Charles Michel, EU Commission President Ursula von der Leyen, Czech Prime Minister Peter Fiala, and all EU member state leaders for your very warm welcome that you have given us all here in Brussels, and we look forward to the next commemoration of EU-ASEAN relationships. Thank you. Thank you, Mr. President. We'll now take a couple of questions. So, ayan mga kaibigan ko, siguro naman nakita ninyo yung question and answer, no? So, ganyang kaganda at kagalina ang ating mahal na Pangulong BBM kung paano niya ay deliver ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga international media at mga local medias natin. So napakagaling niya sumagot, ano man ang katanungan, diyan natin na makikita na talagang ating Pangulo, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay may angking talino mga kaibigan. Meron siyang angking talino ng taglay para magamit niya ang mga paraan upang maayos niya ang takbo ng Pilipinas. Nakita naman natin mga kaibigan ang kanyang sipag. Okay? Hindi matatawaran ang kanyang sipag sa mga pinupuntahan niyang mga bansa upang magkaroon tayo ng komunikasyon, magkaroon ng pakikitungo sa mga international na bansa upang nang sa gayon ay ang kooperasyon sa bawat isa ay lalong lumakas in terms ng mga agriculture, mga network, okay, pagpapalakas ng ating internet, pagpapalakas ng ekonomiya, lahat ng yan ay nasa plano na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya doon sa mga bumabatikos na walang ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay tumigil-tigil na kayo dahil nakikita naman ninyo kung gaano kahirap
ang dinadalang tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. 110 million lahat tayo na kanyang dinadala. O siya ang kumbaga sa isang barko, siya ang kapitan para patakbuhin lahat ang kanyang nasasakupan. Kaya kayong mga bumabatikos, wala kayong ibang magawa sa buhay ninyo, kaya tumigil na lang kayo. Tumigil kayo sa inyong mga ginagawang puro puna. Di ba? So, huwag tayong mainip, mga supporters at mga BBM supporters dyan. Huwag tayong mainip sa kanyang ginagawa. Huwag natin siyang husgahan sa panandalian pa lang kanyang panunungkulan. Antay lang tayo kung ano magiging magandang development sa kanyang pagsisipag, sa kanyang ginagawang mga paraan para na sa gayon maibsan at matugunan ang lahat ng problema na kinakaharap ng bansa natin. O, di ba? So, yun lang mga kaibigan ko sa ngayong gabi. Makikita natin kung gaano kasipag ang ating mahal na Pangulo. Ginagawa niya lahat para sa bansang Pilipinas. Salamat and thanks for viewing mga kaibigan. God bless everyone and bye-bye!